from Ms. Marites Valencia Odarde. Ako ay nagtatrabaho sa munisipyo ng San Juan, Batangas bilang focal person ng mga may kapansanan. Ang tawag ko nga sa aking sarili, ako ang Reyna ng Pampilipo. Ako po si Marites Valencia Odarbe, taga San Juan, Batangas, 44 years old. Ang tawag po sa akin ng aking anak na si JM ay Mama Tess. Isa lamang po ang aking anak, si JM. Magkwento daw po ako ng aking buhay, nanay. Bago pa po ako nagpakasal, ako po ay may Parkinson's disease na. Kaya po nung ipinanganak si JM, nakainom po siya ng anesthesia para unahan ang aking paggalaw. Kaya po naiwan pa po siya sa ospital nung kami ay umalis. Lumaki po si JM na hindi ako nag-aalaga sa kanya kasi po inasa ko na po ang pag-aalaga sa aking mami, sa aking daddy, at sa aking asawa dahil pagpapalit lamang ng diaper ay hindi ko magawa. Umasa na po ako sa pag-aalaga sa kanya. Pero nung namatay po ang aking mami at daddy, tapos unti-unti ko na-realize na kailangan kong tanggapin na ako yung may Parkinson. Na-realize ko na kailangan kong maging ina sa aking anak. Yun po, kahit po huli man ang lahat, nagkaroon na po kami ng close relationship ng anak ko. May isang instance po na naalala ko na talagang ginawa kong pagiging isang ina kay JM ay isang araw nung 5-day niya sa school. Hindi ko po alam kung anong ginagawa doon. First time ko pong umattend sa 5-day ng anak ko. Sabi po ay 8 o'clock daw po yung start. So, napunta po ako ng maaga. Hindi ko po umi-epekto na po yung gamot. Pag na-epekto po ang gamot, ang isang epekto po nun sa akin, parang nagtatalsikan lahat ng mga gamit ko, sapatos, uncontrollable movements po. Talagang nag-cause po ako ng disturbance sa mga audience. Nariyang may po mapaypay na sa akin, pumipigil sa akin, sa aking katawan, at nagsasabi na sana hindi na lang ako umate. Nung pagkasabi pong ganun ng isang parent na sana daw hindi na lang ako umate, tinawag po ang pangalan ng anak ko. May honor pala po ang anak ko. Mas lalo po akong tumayo at naglakad kahit papilay-pilay sa harap nila. At sinabi kong pasensya na po kayo kahit ang pagsasalita kong ito'y uncalled for. Sabi nila hindi daw po ako dapat nag-attend na. Pasensya na po ako kayo. Ako po'y may kapansanan, Parkinson. Pero hindi ko po magagawa hindi umattend. Dahil ito lang po ang role na magagawa ko sa akin, anak. Ang mag-attend ng ganitong mga activities. Dahil ako lamang ang kanyang ina. Sana huwag naman akong ikahiyan ng aking anak sa mga kaklase niya kasi yun po yung security ng isang ina. Ayun po, 2013, realization that I am destined pala to be a mother of a champion. Hindi na po nakihiya siya sa akin kung makikita niya sa FB, meet my super mom. Papili ako na isa sa mga Batanggenyos with exemplary performance. Pero 2010, dahil po sa mga tao, dinatch ni Lord, right person, right people, right connection. 2010, na-appoint po akong vocal person ng PWD. 2011, naging co-presenter po ako sa 2nd Asia Pacific CBR Congress. At noong 2012, nagsalita po ako sa first World CBR Congress sa India. May write a book. Imposible. Hindi naman ako malungkot. Yun nga, inuwento ko dito sa video. Yun hanggang napasana ko sa 90-day book writing challenge. In less than 90 days, nagawa ko po yung manuscript. Namig yung publisher. Hindi na ako dumaan sa usual procedure, tapos na-publish. Yung po ang aking libong nagawaan, Trust Is With, A Personal Journey from Being a PWD to a POD, Person of Destiny. Ano po ba nagsabi na ako, Person of Destiny?
Kasi po nung na-accept ko po yung situation at tinanggap ko na siguro talaga may purpose kung bakit ako nagkasakit. So, gagamitin ko na yung sakit na ito as a blessing. So, nung nagkaroon po ako ng realization na gano'n, unti-unti na po nagbukas ang mga pintuan. I want to become a person of influence. At ngayon akit nito, feeling ko, I'm walking into that destiny. At person of this day, yeah, maraming salamat po.